Ang aloe vera po ay tinatawag rin nilang wonder plant. Bakit po? Kasi po, marami pong mahalagang bagay na makukuha tayo dito. Ginagamit po pampaganda po sa ating mga mukha. Sa mga pimples po natin natatanggal. Tuturo ko po sa inyo kung paano natin sila palalaguin, pararamihin. Dito sa mga baby niya to, madami, mabilis lang naman po siya lumaki. Ayan po, ang dami-daming baby oh. Ganyan lang po ang pagtanim. Ayan po, ay fertilizer na po yan. At ipandilig po natin siya sa ating mga ornamental plant. Hello mga kaplantido, kaplantita! Magandang araw po muli sa inyo. Ngayong araw po ay tuturo ko po sa inyo kung gaano kahalaga ang tinatawag nating aloe vera. Ang aloe vera po ay tinatawag rin nilang wonder plant. Bakit po? Kasi po, marami pong mahalagang bagay na makukuha tayo dito. Ginagamit po natin halimbawa sila sa ating mga napapanot na ulo, papahiran lang po natin sila ng gel, ay maglalago po ang ating buhok, pampalago po siya ng buhok. And then, ginagamit na rin po natin siya mga sa mga beauty products po natin, katulad halimbawa ng moisturizing gel na ginagamit po, pampaganda po sa ating mga mukha. Sa mga pimples po natin natatanggal, sa mga shampoo po natin may mga aloe vera, sa fruit juices po natin hinahalo rin po ang ating aloe vera juice, no? Ginagamit na rin po silang rooting hormone at fertilizer, and then air purifier po sila. Tuturo ko po sa inyo kung paano natin sila palalaguin, pararamihin. Okay po, sa ating lupa, no? Ang gagamitin lang po natin, meron po tayong soil mix, 7:3, ibig sabihin, 7 na soil mix natin at 3 pumice. Ito po ang itsura po ng pumice natin, ayan po. Mga bato-batong maliliit, nagamunggo pala, halalaki. So, susukat po tayo dito ng 7. Dalawa. 3. 4. 5. 6. 7. Tapos, 3 po na. Ilis po natin. Asto. Sa ginagawa po natin na nilalagyan po natin siya nito para nang sa ganun ay madrain po yung ating aloe vera dahil po bawal po sa kanya na matitigilan ng tubig sapagkat po siya ay mamamatay o mabubulok ang kanyang mga ugat at puno niya. 3. Hahaluin po natin ito. Ayan po. Tapos po, kung gusto po ninyo na malaki po ang inyong aloe vera na tutubo, sa malaking paso po ninyo siya ilalagay. Ayan po. Bukuha po tayo dito. Dito sa mga baby niya to, madami, mabilis lang naman po siya lumaki. Ayan po, ang dami-daming baby oh. Ayan po, maraming baby oh. Yan, mayroon na po siyang may mga bato na yan. Nilalagay po namin yan sa loob ng bahay, lalo na sa loob ng aming mga kwarto. Kasi po, air purifier po siya. Ganyan lang po ang pagtanim sa kanya. Pagkatapos po niyan, ay didiligan po natin siya. Ganyan lang po ang pagtanim. Tapos po, sa loob ng 1 linggo, huwag po ninyo siyang didiligan. Okay po? At ang ating aloe vera po ay nilalagay lang po natin siya sa bright light. Hindi po natin siya nilalagay sa direct sunlight sapagkat po masisira ang kanyang mga dahon na mumula. At huwag na huwag din po natin siyang ilalagay sa nauulanan siya sapagkat
nabubulok po ang kanyang mga ilalim ng kanyang puno na yan. Nabubulok po yan. Yan, nabubulok po yan at mamamatay siya kapag lagi siyang basa. Ayan po, ginagawa. Ginagamit na rin po natin siyang rooting hormone o mabilis na papaugat ng ating mga cuttings. Ito po ay White Angel, no? White Angel ito na halaman. Mabilis po siyang maugat at mabilis po siyang mabuhay kapag ka po ay ginamitan po natin siya ng aloe vera. Ayan po. Lalagay lang po natin siyang ganyan. Tapos, tutusok lang po natin siya dyan. Ayan. Dalawa lang po muna kasi baka kukulangin tayo sa lupa natin. Ito po yung ating dwarf na snake plant, no? Ginagamit na rin po natin siyang rooting hormone. Ginaganyan po natin yung gitna po ng ating aloe vera. Tatanggalin lang po natin yung kanyang katas, yung gel niya. Tapos po, dudugin po natin siya sa almiris, no? Tapos, magiging katulad po siya ng, ayan po, ayan na po siya, oh. Yan, dinurog ko na po yan sa almiris. Yan, at binabad ko po siya dyan sa gel na nakuha natin sa ating aloe vera. Tapos po, itatanim po natin ito at mabubuhay po, kahit dahon po siya, ay mabubuhay po ang ating dwarf na snake plant. Yan po. Ako po, hindi ko po muna siya dinidiligan. Kinabukasan ko na lang po siya dinidiligan sapagkat po, cuttings din po ang ginawa ko dyan sa kanya. Tinanggal ko po siya, tapos kinat, binabad siya sa gel ng aloe vera, tapos ay itinanim. Kinabukasan ko na po yan, dinidiligan. Ayan. Ganyan. Sa paggawa naman po ng fertilizer, ang gagawin po natin sa kanya, putol-putulin po natin siya ng katulad niyan kalalaki, tapos ilalagay po natin siya sa blender, and then lalagyan po natin siya ng tubig, kalahating litro. Pagkatapos po, i-blend po natin siya. Ito po ay hinahalo ko po sa isang timbang tubig at idinidilig ko sa aking mga ornamental plant. Ang gamit po sa kanya, isang beses ko lang po ito ginagawa sa loob ng isang buwan. Ayan po, ay fertilizer na po yan. No? Hahaluin lang po natin siya. Katulad yan. At ipandilig po natin siya sa ating mga ornamental plant. Ganyan po magpataba ng ating mga ornamental plant. Aloe vera lang po ang aking ginagamit na fertilizer. Bukod sa matabang lupa, once a month ay lagyan po natin siya ng fertilizer na aloe vera. Ganyan lang po, kasimple po. Paano po mga kaplantito, kaplantita? Meron na naman po kayong panibagong kaalaman mula sa akin. Sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po, magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye po!